para bang kaya siyang durugi ng isang salita lamang nito. Ang itim na mata nito ay walang emosyon, pero matatakot kang titigan. Dumagdag pa sa takot niyang mahabang pilat nito sa kaliwang noo, pababa sa mata dahil lalo lang dumagdag sa bangis nito yun. Ngayon lang siya nakakita ng ganito kagwapong nilalang sa buong buhay niya. Kahit ang pilat nito ay hindi nakabawas sa kagwapuhan na taglay nito. Tapos matangkad pa at matipuno ang katawan. Nilibot niya ang tingin sa katawan nito para hanapin ang sungay o buntot. Tulad nga ng inaasahan niya ay wala. Hindi talaga totoo ang balibalita. Hindi naman kasi talaga totoo ang mga halimaw. What are you doing here? Sakalang siya natauhan ng dumagundong ang malakas at malaking boses nito sa paligid. Nalintika na siya. Dahil sa takot ay umukod siya sa harap ng lalaki na tiyak siya na amo niya. Nanlalamig ang katawan niya sa nerbiyos at kaba. Basensya na po, sir. Nakayukod pa rin na sabi niya. Hindi man niya kita ang mukha nito ay tiyak siya na masama ang tingin nito sa kanya ngayon. Napalunok siya ng may kamay na humawak sa baba niya at iniangat ang kanyang mukha. Lalo siyang nakaramdam ng takot nang makita niya na nakaupo na ang malaking lalaki sa harapan niya ngayon habang nakayuko at hawak ang baba niya at nakatingin sa mukha niya ng mariin ang mga mata nito. Ikaw yung bago? Tanong ito na walang bakas ng emosyon ng mata. Lumibot din ang mata nito sa kabuuan ng kanyang mukha. Dahil sa intensidad na tingin nito sa kanya ay pumikit siya. Pinagpapawisan na siya ng todo dahil sa pinaghalong kaba at takot. Siguro naman sinabi sa iyo ni nilang patakaran sa bahay na to. Malamig at malaki ang boses ng amo niya. Nakakapanindig balahibo. Takot at nakapikit na tumango siya. Opo, opo. Taranta na sagot niya. Napangiwi siya ng marahas na binitawan nito ang baba niya. Nagmulat siya ng mata. Nakita niya na nakatayo na ngayon ang lalaki sa harap niya at nakatingala habang nakahawak sa sintido. Ang sabi ko kay Norma, huwag magpapapasok ng bobo dito sa loob ng pamamahay ko. Ang matandang yun hindi man lang nakinig. Nagbaba ito ng mukha at saka tumingin sa kanya ng walang emosyon sa mata. Aralin mo uli lahat ng sinabi sa iyo ng matandang yun para magawa mo lahat ng maayos ang trabaho mo. Uulitin ko, hindi ko gusto ng bubitang tulad mo na pag-alagala sa loob ng pamamahay ko. Naiintindihan mo? Tumango siya. Bago umalis ay inapakan pa nito ang tsokolate na hinahabol niya kanina kaya nadurog yun. Malungkot na dinampot niya ang tsokolate na nadurog sa sahig at bumuga ng hangin sa katinignan ng nakakaawa iyon. Mabigat ang katawa na nilinis niya ang mesa. Hanggang sa paghiga sa kama ay dala pa rin niya ang sinabi nito. Bobita daw ako? Grabe naman si Sir Franco, hindi ba pwedeng nagkamali lang? Bumuga siya ng hangin. Di bale, susunod ay pipilitin niya na hindi na magkamali. Gagawin niya ang lahat ng makakaya para magawa ng maayos ang trabaho niya para hindi na rin siya masabihan ng bobita. Buti na lang talaga mahaba ang pasensya niya. Hindi siya yung tipo ng tao na iiyak na lang agad at magpapadala sa mga sasabihin ng ibang tao sa kanya. Ganon siya dahil kailangan niya maging matapang para sa pamilya niya. Dahil kung magpapadaig siya sa sasabihin ng mga ibang tao sa kanya ay talo siya. Kailangan niya ng pera at kailangan niyang magtagal sa lugar na to. Iyan ang pangako niya sa sarili niya. Hindi siya aalis hanggat hindi niya natutupad ang plano niya para sa pamilya niya. Saka marami pa siyang kailangan na bilhin para sa mga kapatid niya. Ngumiti siya ng maalala ang pamilya niya. Ang mga ito talagang nagbibigay ng lakas sa kanya kaya hindi siya pinanghihinaan ng loob. Bago natulog ay pinagdasal niya ang pamilya niya na lagi niyang ginagawa noon pa man. Alas 6 ay nagising na siya. Tinapos niya ang mga kailangang gawin bago tumuntong ang alas 8 ng umaga. Nang matapos lahat-lahat ng trabaho ay niluto niya na ang sinabi ni Miss Norma na gusto ng amo niya na almusal. Isang oras na ang hinintay niya bago linisin ang pinagkainan ng amo niya para siguradong wala na ito sa pagkainan. Mahirap na masabihan na naman siyang bubita at baka magkatotoo pa ang sinabi nito tungkol sa kanya. Pagkatapos niyang maglinis ng pinagkainan ng amo niya ay kumain na rin siya dahil gutom na siya. Mabilis at pulido siyang kumilos, kaya wala pang tanghali ay sigurado siya na tapos na niya ang lahat ng trabaho niya. Paglilinis lang naman kasi sa loob ng bahay ang ginagawa niya. Yun lang ang bili ni Miss Norma. Hindi siya pwedeng maglinis ng kahit aling kwarto na nasa itaas. Maliban lang sa kwarto ni Sir Franco na tuwing Sabado lang niya pwedeng linisan. Hindi niya rin kailangan maglaba ng mga damit dahil si Miss Norma nang bahala noon tuwing Linggo. Si Nick naman ang naglilinis ng garahe, mga sasakyan at bahala na sa mga halaman sa labas.
tanging paglilinis lang at pagluluto ang gagawin niya kaya madali lang yun para sa kanya. Wala pang alas dos ng hapon ay tapos na siya sa mga gawain. Pagod na tumingala siya habang nakahawak sa batok niya. Napaayos siya ng tayo nang makarinig ng yabag. Hapon pa magpapasok ng gulay si Nick. At wala namang ibang tao sa loob ng mansyon, kaya may kutob siya kung sino to. Dahil sa kabatakot ay nagmamadali siyang pumasok sa ilalim ng mesa na naroon. Tinakpan niya ang bibig nang makakita ng dalawang pares ng paa. Kung kahapon ay nakayapak lang ang amo niya, ngayon ay nakasuot na ito ng tsinelas. Hindi niya alam kung bakit kailangan niya pang magtago, eh wala naman siyang ginagawang kasalanan. Hindi mo lang gusto na makaharap siya, Anita. Ani ng isang bahagi ng kanyang utak. Tama, iba kasi talaga ang dating nito sa kanya. Nakaka-intimidate naman kasi ang amo niya. Hindi pa man nagsasalita ay ramdam niya ang nakakatakot na aura nito na bumabalot dito. Nakita niya na huminto ang dalawang pares ng paa nito sa tapat ng isang refrigerator. Dahil sa umiral na naman ang kuryosidad sa katawan niya, ay dahan-dahan niyang sinilip ang ulo para makita ang mukha nito. Napanganga siya nang makita kung paano umalon ang lalamunan nito habang umiinom ng isang lata ng soft drink. Parang katulad lang ng mga napapanood niya sa mga commercial sa mga telebisyon. Nakakahalinang panoorin to. Hindi sinasadya na gumawi ang mga mata nito sa kanya. Nagkasamid-samid ang amo niya. Tang, anong ginagawa mo dyan? Kanda ubo na tanong ito na hindi maipinta ang mukha habang nakatingin sa kanya. Pinilit niyang ngumiti kahit ang totoo ay kinakabahan siya. Nagalit na naman to sa kanya. Ang sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Napapikit siya ng malakas na ilapag ng amo niya ang lata ng soft drink sa ibabaw ng mesa. Nagtatago po, ibig ko pong sabihin, nagtago yung ipis sa ilalim ng mesa. Napalunok siya dahil tila nanunuri ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Hinabol ko para patayin yung ipis. Ngumiti siya rito pero sa tingin niya ay baka nagmukhang ngiwi ang kinalabasan nun. Such a liar. Pinilig nito ang ulo. Nang muling tumingin ito sa kanya ay napatayo siya sa kaba. Dahilan para makalimutan niya na nasa ilalim siya ng mesa. Aray! Napadaing siya sa sakit ng ulo nang mauntog siya. Simula pagkabata ko, wala pa akong nakita maski isang ipis o langaw sa pamamahay ko. Gumapang siya paalis sa ilalim ng mesa. Nang makatayo ay humawak siya sa tuktok ng ulo niya at saka yumuko sa lalaking nasa harapan. Pasensya na po, Sir Franco, hindi na po mauulit. Nakangiwing sambit niya. Hindi niya magawa na tignan ng lalaki dahil sa palagay niya ay nanunuri na naman ang mga tingin nito na pinakaayaw niya sa lahat ng uri ng tingin sa mundo. Pakiramdam niya kasi ay ibang sinusuri nito sa kanya na hindi niya mabatid kung ano. Hindi na ito muli pang nagsalita at iniwan na siya. Akala niya ay matatawag na naman siya na bubita nito. Mabuti na lang at hindi. Napabuga siya ng hangin at hinawakan uli ang masakit na ulo. Napangiwi siya dahil nakapanya na mayroong bukol yun. Ikalawang araw pa lang niya at sa dalawang araw na yon ay nagalit na rin niya ito ng dalawang beses. Baka mapagalitan pa siya ni Miss Norma pag nalaman to. Bakit kasi bumaba rito sa kusina ang amo niya? Akala niya kasi ay hindi ito lumalabas ng kwarto maliban sa pagkakain lang. Mahina niyang kinutusan ang sarili. Tanga mo naman, Anita. Malamang gustong uminom ng soft drinks kaya bumaba. Mahina siyang nagpapadyak ng paa dahil sa inis sa sarili. Kaasar naman, dalawang beses ko na siyang nagagalit. Buong araw niyang dinala ang kahihiyan sa araw na yon. Ngayon ay may bago siyang idinagdag sa mga dapat niyang gawin simula ngayon. At yon ang hindi nagalitin o inisin ng amo niya. Hindi na dapat siya makagawa ng bagay na ikagagalit o ikaiinis nito sa kanya. Baka mamaya hindi nito dagdagan ang sahod niya at wala pa siyang makuha na bonus dahil sa inis sa kanya. Sayang ang bonus, Anita. Ani sa utak. Kailangan lang niyang magtiis. Yung tipong papasok sa tenga ang mga salita nito at lalabas niya sa kabila. Hindi niya kailangang damdamin dahil walang mangyayari kung gagawin niya yun. Hindi na siya makakahanap ng ganito kalaking sahod para sa walang pinag-aralan na tulad niya. Pumikit siya at pilit na isiniksik sa utak niya ang lahat ng pwedeng maitulong ng trabaho niya sa pamilya niya. Tama. Para sa pamilya niya na hirap ay gagawin niya ang lahat. Susundin niya at tutuparin niya ang mga plano niya. Siya yata si Anita, ang babaeng walang inaatrasan. Malakas na tawa ni Nick ang maririnig sa buong kusina. Napabusangot na lang siya dahil nagawa pa nitong tawanan siya sa mga kinuwento niya tungkol sa nangyari kagabi at kanina.
Kanina pa niya gustong gusto na batuhin to ng patatas na hawak niya dahil naaasar siya sa paraan nito ng pagtawa. Anong nakakatawa, Nick? Hinugasan niya ang mga patatas na dala nito. Naluluha ang mata ni Nick habang nakatingin sa kanya. Wala naman. Medyo nakatawa pa na sabi nito. Sa susunod kasi, pakiayos yung palusot. Wala na kasi akong maisip na palusot eh. Saka kahit sino naman kasi matatakot sa amo namin. Ikaw ba, hindi ka ba natatakot sa kanya? Natigilan ito. Oo nga, nakakatakot talaga si Sir Franco. Galit man siya o hindi, nakakatakot talaga siya. Iyan nga ang sinasabi ko sa'yo. Kaya nga nagtago agad ako eh. Nakakatakot kasi ang amo natin. Pag naaalala niya kung paano ito tumingin ay nakakaramdam siya ng kaba. Diba sinabi sa'yo ni Tita Norma na huwag kang magpapakita sa amo natin? Dapat kasi nag-ingat ka. Mamaya kainin ka ni Sir ng buhay. Pananakot pa ni Nick. Napalunok siya. Nangangain ba si Sir ng buhay? Ito ba ang dahilan kaya hindi dapat siya makita ng amo nila? Kaya ba nagbilin si Miss Norma na huwag hayaan na makita o maabutan siya? Dahil isang uri si Sir Franco ng halimaw na kumakain ng tao? Malakas na tumawa si Nick. Namumutla ka, Anita. Binibiro lang naman kita. Tumigil to sa pagtawa at seryoso na tumingin sa kanya. Hindi siya nangangain ng tao, Anita. Pero halimaw si Sir Franco sa ibang paraan. Kaya mag-ingat ka na lang. Hindi maalis sa isip ni Anita ang sinabi ni Nick sa kanya. Halimaw sa ibang paraan? Sa anong paraan naman kaya? Ang akala niya nung una ay daig pa ng isang halimaw ang amo niya. Pero sa nakikita niya ngayon ay hindi naman pala. Baliwala sa kanyang pagalitan siya ng pagalitan nito. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay magawa niya ng maayos ang lahat ng dapat niyang gawin. Kailangan na hindi siya magkamali ngayon. Dahil sa kamay niya nakasalalay ang pangangailangan ng pamilya niya. Siya lang ang maaasahan ng mga ito kaya hindi siya pwedeng bumigay na lang. Pupungas-pungas pa siya habang naglalakad papunta ng kusina para uminom ng tubig. Alas 12 pa lang ng gabi kaya antok na antok pa siya. Natigil siya sa paghakbang nang makarinig ng ingay mula sa kusina. Medyo kabado pa siya na sinilip kung tama ba ang hinala niya. Nanlaki ang mga mata niya at napaawang ang labi niya. Tama nga ang hinala niya na ang amo niyang nasa kusina. Ang nakapagpaawang ng labi niya ay dahil hubad-baro to. Sanay na siyang makakita ng mga lalaki na walang suot na pang-itaas, mapabata man o matanda. Dahil sa kanilang lugar ay maraming palakad-lakad ng mga lalaki ron na walang suot na damit dahil sa mainit na panahon. At yung iba naman ay feeling macho. Pero iba ngayon. Ngayon lang siya nakakita ng lalaki na may magandang pangangatawan. May muscles ito sa tiyan na tinatawag ng mga kababata niya na abs ba yun o tabs? Ah, basta yun na yun. Matangkad talaga at matipuno ang katawan ng amo niya. Masyadong malaki, parang bakulaw. Napanganga na naman siya nang makita kung paano ito uminom ng tubig. Umaalo ng lalamunan nito at bawat lagok ay napapalunok siya. Hinawa kanyang pisngi niya. Ano bang nangyayari sa kanya? Naiinggit yata siya sa paraan nito ng pag-inom, magaya ngayon bukas. Wala nang laman ang ilapag ng amo niya ang baso na hawak sa mesa. Humawak din ang dalawang kamay nito sa gilid ng mesa at parang wala sa sarili na nakatingin sa kawalan. Napansin din niya na pawis ang mukha at katawan nito, maging ang paghinga nito ay mabigat. Tinitigan niya ang mukha nito. Marami na siyang nakita na may pilat sa mukha pero hindi naman ganito. Bakit ganun? Parang hindi naman ito pumangit. Kahit siguro tubuan nito ng pigsa sa mukha ay gwapo pa rin. Napailing na lang siya. Kung ano-ano na naman ang naiisip niya. Dapat ay umalis na siya sa kinatatayuan dahil baka mamaya ay makita pa siya nito at magalit na naman sa kanya. Diyari na naman siya. Akmang aalis na siya sa pagsilip nang marinig at nakita niya ang malakas na pagmumura nito. Damn this nightmare! Kasabay noon ay ang pagbato nito ng baso banda sa kinatatayuan niya. Muntik na siyang mapasigaw sa gulat. Mabuti na lang at mabilis niyang natakpan ang bibig niya dahil kung hindi, ay tiyak na malalaman ng amo niya na narito siya sa kusina at nakatingin dito. Muling nagmura ito ng malakas. Muli niya itong sinilip. Napalunok siya nang makita kung gaano kadilim ang mukha nito. Parang galit na galit ito at handang manakal anumang oras. Dahil sa takot na baka siya ang masakal nito sa oras na makita siya, ay nagmamadali siyang umalis para bumalik sa kwarto niya. Mahirap na, baka mabali pa ang leeg niya dahil sa galit nito. Tiniis niya ang uhaw niya at humiga na lang. Bukas na lang siya iinom ng tubig. Pati ang bubog sa sahig ay bukas na lang niya lilinisin.
Baka kasi mamaya pagpunta niya sa kusina ay naroon pa ang amo niya. Mahirap nang maputukan ng galit. Hinawa kanyang sariling leeg at saka marahas na lumunok. Ngayon ay nasisiguro na niya na nakakatakot nga ang amo niya. Pagkagising niya ay nilinis niya kaagad ang bubog na nakalat siya sa sahig. Natigilan siya nang makita na may bakas ng dugo sa pader. Kinabahan siya. Bakit may dugo? Bigla ay na-imagine niya na may inuuntog ang amo niya sa pader na yon, kaya may dugo. Sa takot niya ay namutla siya at pinagpawisan. Pero wala namang ibang tao rito maliban sa kanilang dalawa. Hindi kaya sarili nito ang inuntog? Pinilig niya ang ulo. Sino namang tanga ang gagawa nun? Napabugan na lang siya ng hangin. Wala na siyang pake kung kanino o kung saan galing ang dugo na yon. Ang importante, hindi sa kanya yon. Matapos maglinis ay nagluto na siya para sa almusal ni Sir Franco. Habang naghihintay na matapos itong kumain ay kumain na rin siya. Nagtataka na tiningnan niya ang pagkain na hinain niya nang makita na walang bawas yun kahit kaunti. Parang hindi nagalaw alinman sa mga yun. Walang bakas na bumaba ang amo niya. Hindi kaya may sakit ito? O wala lang talaga itong ganang kumain ngayon? Nagkibit balikat na lang siya. Kung kumain man ito o hindi ay wala na siyang pakiron. Kasambahay lang siya at wala siyang karapatan na mangialam sa bagay na yun. Natapos niya ng lahat ng gawain niya bago mananghalian. At tulad ng umaga ay wala na namang bawas ang mga pagkain na hinain niya rito para sa tanghalian. Ang mayaman nga naman, hindi nanghihinayang sa pagkain na nasasayang. Aniya sa isip niya habang nagliligpit ng mga pagkain na dapat ay sa amo niya. Dahil sa pagkabagot ay naglibot muna siya sa paligid. Walang sinabi si Miss Norma na hindi siya pwedeng maglibot sa paligid. Sa ikalawang palapag ay tuwing Sabado lang siya pwedeng umakyat. Sa dining area naman ay sa tuwing maghahain lang. Yun lang ang bili ng matanda. Ikatlong araw pa lang niya sa mansyon. At tulad ng inaasahan niya ay napakalawak dito. Hindi masusukat ng tingin kung gaano ito kalawak at kalaki. Lahat ng kagamitan sa paligid ay halatang mamahalin at magaganda ang kalidad. Malayo sa mga nakita niya noon. Nagningning ang mga mata niya nang tumingala at nagagandahang chandelier ang bumungad sa mga mata niya. Sa paglilibot niya ay napunta siya sa isang pinto. May kulay pink na puso sa harap noon at may nakalagay na, "Do not disturb the princess of this house." Ito marahil ang kwarto ng kapatid ng amo niya. Pumiit siya paharap para umalis na. Ganun na lang ang gulat niya nang bumangga ang mukha niya sa isang matigas na bagay. Masakit ang ilong na napangiwi siya. Pero agad din nawala ang ngiwi niya sa mukha at napalitan ng takot nang makita ang mukha ng amo niyang lalaki na madilim ang mukha na nakatingin sa kanya. Napaatras siya at ilang beses lumunok. Galit na galit ang mukha nito habang nakatingin sa kanya na para bang may nagawa siyang hindi nito nagustuhan. Napansin din niya ang kamay nito na may benda. "What are you doing here, idiot?" "Idiot? Tangang ibig sabihin nun, di ba?" Binasa niya ang kanyang labi dahil tila nanuyo iyon sa kaba niya. Ang dibdib niya ay malakas ang kabog dahil sa klase ng tingin nito sa kanya ngayon. Ngayon na yata talaga siya masasakal. Napaigik siya nang hawakan siya nito sa dalawang balikat at malakas na tinulak sa pinto na nasa likuran niya. "Aray naman po, sir!" Malakas siyang napadaing. Pakiramdam niya ay nadurog ang mga buto niya sa ginawa nito. "Anong ginagawa mo ditong bubita ka? Sinong nagsabi na pwede kang pumunta sa lugar na to?" Nagniningas ang mga mata na tanong sa kanya ng amo niya habang nakayuko at nakatingin sa kanya. Napansin niya na sa kabila ng galit sa mga mata nito ay malungkot yun. Napakasakit ng hawak ng amo niya sa balikat niya. Sigurado siya na mag-iiwan ng marka ang hawak nito doon dahil bukod sa malaki ang kamay nito ay malakas pa to at malaking tao. Kailangan pa nga niyang tumingala para lang makita ang mukha nito. "Sir, napadaan lang po ako dito. Promise po." Kabadong sagot niya. "Hindi po ako pumasok dyan sa kwartong yan." Dugtong pa niya kung ito ang gusto nitong marinig. "Get out!" Manghang na sabi nito sa kabinitawan siya. Mabilis na tumakbo siya paalis at nagmamadaling pumasok ng kwarto. Hindi na alis ang sakit sa balikat niya kahit binitawan na siya ng amo niya. Pakiramdam niya ay naiwan ang malaki nitong kamay sa balikat niya at nakadiin pa rin dahil masakit pa rin yun. Malungkot na tiningnan niya sa salamin ng balikat na may pasa. Tama nga siya, nagmarka ang ginawa ng amo niya sa kanya. Maging ang likuran niya ay masakit din. "Tiis lang, Anita, kaya mo yan." Ani sa sarili. Natigilan siya nang maalala ang kamay ng amo niya na may benda. Galing ba sa kamay ng amo niya ang dugo na nakita niya sa pader? Sinuntok nito ang pader?
Pero bakit? Pinapaabot ni Tita Norma Anita. Aninik at may iniabot na may kalakihan na bag na kulay itim sa kanya. Ngayon lang daw niya naibigay kasi kakatapos lang ipatahi. Kunot ang noo na tinanggap niya ang iniabot nito. Nang buksan niya iyon ay nakaramdam siya ng excitement. Mga maid's uniform yun na katulad ng napapanood niya sa mga Japanese anime. Napangiwi siya nang mapansin kung gaano kaikli yun. Teka Nick, nagkamali yata ng pagpapatahi si Miss Norma. Tingnan mo. Pinakita niya rito kung gaano kaikli ang palda. Sigurado siya na hindi aabot sa tuhod niyang haba nun. Baka nga hindi pa abot sa kalahati ng hita niya. Hindi siya sanay na magsuot ng maikling shorts o bistida na maikli. Masanay siya sa mga lumang pantalon o pajama na mahaba. Napakamot na lang si Nick sa ulo. Sinabi ko na yan kay tita eh. Ang sabi niya bagay daw sa'yo kasi mukha ka daw manika. Namula ang mukha ni Nick sa huling sinabi. Napakamot siya sa ulo. Wala na siyang magagawa dahil yun ang binigay sa kanya. Pero kung siyang masusunod ay hindi niya talaga gustong suotin yun. Dahil tiyak siya na pag naglilinis siya ay makikita ang kuyukot niya at ang panty niya. Bilin din ni Tito Norma na araw-araw kang magsuot ng uniform dahil yun ang gusto ni Sir Franco. Dagdag pa ni Nick. Tumango na lang siya. Sige Nick.